din ho natin. Sinimulan na ng bayan mo ipatrol mo ang pakikipag-ugnayan sa mga paaralang posibleng maging partner para sa mga paghahanda sa darating na halalan. Bahagi nito ang panghikayat para magparehistro at makaboto. Ayon sa COMELEC, 58.9 million ang kabuuang registered voters mula sa datos noong April 19. Bilang suporta sa kampanya ng COMELEC, isang audiovisual presentation ang binuo ng mga estudyanteng bayan patroller na nananawagang magparehistro. Gamit ang isang sikat na 3D online game, ipinapakita ang mga paraan kung paano aktwal na makapagparehistro o maging online. Pagkatapos makakuha ng form, ibigay lahat ng kailangang impormasyon o kaya na may lagyan ng check ang tamang sagot. Part of the project, especially for that AVP, was the recreation of a COMELEC office in order for us to replicate and to simulate kung ano man yung mga nangyayari in a COMELEC office. May recall kasi sa tao kapag nakita nila, uy, parang familiar to ah. Uy, parang napanood ko to ah. Very similar lang pala dito. Nakakatuwa itong ginawang ito ng mga kabataan kasi sila mismo yung nag-initiate eh. Tapos ang ginamit nila yung sarili nilang skill. Sa panahon ngayon dahil sa pandemic, mag-iisip tayo ng iba't ibang paraan kung paano natin maipaparating yung ating mensahe tungkol sa voters' education. Para sa mga estudyanteng ito, mahalagang maaga silang makaambag para maisakatuparan ang ninanais na pagbabago. Kahit tayo bata pa, may magagawa ako doon sa mga issue na nangyayari sa paligid ko. This is a privilege and our responsibility. And as much as possible, I want to help in spreading the information about how important to register and also to vote. Bukod dito, patuloy ang kampanya ng DMPM na maging alerto at ipaalam ang mga nangyayari sa inyong komunidad at pagsasagawa ng training sa pagmomonitor tungkol sa darating na halalan na may diin sa fact-checking. Cory Quintos, ABS-CBN News.